Okay, what's up mga paps, mga ludes, mga idol, no? Welcome back to my channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please huwag niyong kalimutan i-click yung subscribe button dyan sa baba. At ngayon ay papakita ko sa inyo kung paano magpalit ng radiator ng ating sasakyan, ang Toyota Corolla. Pero bago yon, samahan niyo muna akong mag-unboxing. Tara! Ayan mga paps, so habang tayo ay nag-unboxing ay ipapaliwanag ko sa inyo kung ano nga ba ang purpose o trabaho ng ating radiator sa ating makina. Okay? So ang radiator natin ay parte ng tinatawag nating cooling system ng makina na kung saan ito ay minimaintain niya ang operating temperature ng makina upang ito ay hindi mag-overheat. Ang trabaho ng radiator ay para pakawalan sa ating atmosphere o i-dissipate niya yung heat na nakolekta ng ating coolant sa loob ng ating makina. So, may tinatawag tayong coolant o yung nilalagay natin sa ating radiator at yun ay nagsi-circulate dahil meron tayong water pump. So, yung water pump binubumba niya yung ating coolant para mag-circulate sa ating cooling system. Nang sa ganun ay makadaloy ito sa iba't ibang parte ng ating makina, sa ating cylinder block at cylinder head o yung mga tinatawag nating water jackets. Kapag naabot na ng coolant yung specific temperature, ay magbubukas ang tinatawag nating thermostat. At doon dadaloy ang ating coolant pabalik sa ating radiator. At pagbalik niya sa ating radiator ay muli itong palalamigin ng ating radiator sa pamamagitan na din ng tulong ng ating radiator fan at ng outside air. At pakakawalan nito ang init sa ating outside air o atmosphere para hindi mag-overheat yung ating... Oops, teka lang. Tanggalin nyo pala muna yung negative terminal ha. Kapag nagbabaklas kayo, huwag nyo kalimutan. Ito tinanggal ko na kanina eh. Ito. Okay, so tuloy na natin. Makina. Okay, so sana ay meron kayong natutunan sa ating munting kaalaman. At para mapalitan natin ang ating radiator ay kailangan na nating tanggalin yung ating mga external parts. Yung bracket ng ating radiator kasama na yung naputol na lagayan ng ating overflow hose pabalik sa ating radiator doon sa ating expansion tank. Ayan, ayan yung luma natin. So tatanggalin din natin dyan yung ating radiator fan para ma-access natin yung lower radiator hose. Ayan. So, tanggalin natin. And pagkatapos nyan, ay tatanggalin natin yung luma, saka natin ilalagay naman yung bago. So, kapag nagpapalit kayo ng radiator mga paps, mas maganda na maglagay kayo ng coolant na mismo. Mas maganda yung bilhin nyo yung premix na para hindi na kayo maghalo ng tubig. So, yan yung luma. At ito naman yung bago, yung nasa kanan. So, sulit na rin mga paps yung ating radiator. So, ngayon ay lilinisan na natin yung paglalagyan ng bagong radiator. Saka natin ilagay na yung bago. So, tatanggalin ko dito yung natanggal na seat o yung lapatan ng lumang radiator. Mas maganda linisin nyo na din yung fan para nang sa ganun ay mas maganda yung cooling efficiency nito. Hinalitan ko na rin yung clamp ng ating hose. Mas maganda kasi yung isa. Okay? So yan, ilalagay na natin yung ating bagong radiator. Ingatan nyo lang yung mga cooling fins niya na hindi ma-damage. Dahil sensitive at napaka-nipis lang yan. Napaka-sensitive niyan dahil aluminum parts yung mga yan. Ilagay natin yung bracket. Yan. Tapos, saka na natin ilagay yung lower radiator hose. So, sa ibang mga sasakyan, no, may mga cooler yung kanilang automatic transmission sa radiator. Pero itong mga luma ay napakasimple lang ng mga ito. Dahil sa makina lang siya nakakonekta. Dahil old model na yung ating sasakyan. Ayan, mas maganda kapag nagbaklas kayo nito ay yung malamig na yung makina nyo para maiwasan nyo yung pagkapaso. O di kaya naman kung galing kayo sa biyahe ay palamigin nyo muna.
Ayan, balik na natin yung radiator fan. Ayan, bagong bolt na rin yung lalagay natin. Kasi kinalabang na yung dati. Ayan. Shout out kay Mrs. na napakatiyaga sa pagbibideo. Kay Mrs. na buntis. Okay, alalay lang sa pag-iigpit. At ilalagay na natin naman ngayon yung upper radiator hose. Ayan. So, hindi na ako naglagay dyan ng gasket maker. Dahil lapat na lapat pa naman yung hose natin sa ating radiator. So, ayan lang. Gamit lang kayo ng plier para mailagay yung clamp. Medyo matigas lang. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe, no? Huwag nyo kalimutang i-click yung subscribe button. Sama nyo na rin yung notification bell para lagi kayo updated pag may bago akong mga uploads. Marami pa akong ibabahagi sa inyo, mga paps. Kaya stay tuned lang kayo dyan. Yan, ilagay natin yung bagong expansion tank o yung coolant reservoir natin. Kadalasan ito yung chine-check natin pag nagbibiyahe. Pero mas maganda check nyo din sa radiator yung mga bagong sasakyan kasi doon na lang nila chine-check sa mga expansion tank yung kanilang coolant. Yung Toyota kasi ano yan eh. Kulay pink yung kanilang coolant. Huwag nyo pupunuin yan, mga paps, dahil kapag uminit mag-expand pa yan. Okay? Okay, mga paps, silagay na natin yung mga hose. Ayan, saka natin nilagay na yung ating coolant. Mas maganda kung yung premix na yung bibili ninyo para hindi na kayo magtitimpla. Pero kung tubig lang ang ilalagay ninyo ay pwede naman, basta yung mineral lang, mineral water. Lalagyan na natin yung negative terminal para matesting na natin yung ating cooling system at magdagdag tayo ng coolant. Okay? Maganda rin, mga paps, ay check nyo din itong inyong radiator cap kung good pa ba. Para kung sakaling bad na ay kailangan na rin palitan yan para maiwasan natin ang overheating. Dahil kahit radiator cap lang na masabi ay pwedeng maging cause din yan ng overheating kung hindi na ito gumagana ng maayos. So, ang mga parte ng cooling system ay nagtatrabaho yan together para ma-maintain nila yung operating temperature ng ating makina. Kaya kung may issues kayo sa overheating, ay kailangan yung i-check lahat ng component ng ating cooling system. Okay? So, ayan. Obserban nyo lang kapag napalitan nyo na, dapat ay walang tagas yung coolant natin. I-check nyo sa ilalim kung mayroong tumatagas doon sa mga hose, sa mga dugtungan. Okay? Check nyo din yan. Then, kapag uminit na, ay saka kayo magdadagdag na nung coolant dito sa ating expansion tank. Ang malaga ay puno na yung ating radiator. Sana ay mayroon kayong natutunan sa episode na to. At kung may natutunan kayo, ay huwag niyong kalimutang i-like. At huwag niyo rin kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated pag may bago akong videos. Yun lang, maraming salamat. Stay safe and ride safe always. Shoutout nga pala kay Sir Junel Salas. Sa kanya ko in-order yung radiator natin. Kung sakaling mayroon din kayong kailangang pyesa, ay pwede niyo siyang kontakin sa kanyang Facebook. Lalagay ko na lang sa dulo yung kanyang Facebook account. Maraming salamat ulit, mga paps. At kita-kits tayo sa next episode. Stay tuned!